Hello guys, so welcome back ulit sa atin channel ni StockPlay. At muli po tayo mag-update sa mga top trending stocks. Don't forget to subscribe sa atin channel para palagi po kayong ma-update at ma-notify sa mga bagong videos na i-upload natin. And of course, shoutout po guys sa mga viewers po natin, mga nagla-like, mga nagko-comment. And maraming salamat po sa walang asawang ano niyo suporta sa munting channel natin. So ngayon guys, first video, tapos of course meron tayong second video. And by the way, nung Friday, Saturday and Sunday wala po tayong upload kasi umuwi po ako ng province sa Kabanatuan. That's why wala po tayong update, wala po tayong upload. So ngayon, going back sa ano natin, sa topic, top trending of course, let's start with Pigold. Medyo maulan ano. So right now guys, pagka-check natin ano, yung chart. Overbought, yes, of course overbought 'yan. And I think still pwede pa rin tong mag-extend guys. Same here, overbought, pero still pwede pa rin mag-extend. And based dito sa ano natin, sa chart, of course, silipin muna natin to. Kung ano yung pwede natin pagbasihan, of course, meron tayong nakitang possible trend line dito kasi. Ayan o, mga rejections guys. So, it means may chance na ma-reject. Pero tingnan natin kung pagkikreate ng week to, no? Or mag-close sa taas ng trend line, then malaglag ulit sa baba. So, yun pong scenario yun yung titingnan natin ngayon. So, right now kasi, of course, breakout sa daily chart to, pero sa weekly, ano eh, kumbaga hindi pa to nag-close, guys, no? So, based dito, pagka naghanap tayo ng new major resistance for Pigold, so I think dito eh. Of course, medyo malayo yan kung titignan natin. Somewhere here sa 36.15, malapit yun ano. Pero yung closing niya ngayon nasa 33.85. Ayan. So, maybe dito sa area na to, 34, pwede dyan. Or, dito nga, ayan sa may 36 na to. I-save natin bago natin silipin sa daily chart. So, sa daily chart, ito siya, solid green candlestick. Bullish crossover here sa ating stochastic. So, maganda to. Even though na overbought, tingnan natin, still pwede pa rin yung mag-extend, guys. No? Ayan. So, for me, medyo maganda na itsura na to. So, yun nga lang, dapat makapanik dito sa may trendline na yan. Ayan. So, supposed to be. Mas magiging better setup to pag yung ano natin, price natin is nasa taas na ng trend line, which is diagonal ano. Converge, tama ba? Converge, yes, converge. Next po natin, wait, converge, let's see, converge, solid. Solid din siya, no? Nag-rally from here, 16, closing 17.1. And of course, still overbought. So actually, bumaloktotan siya rito sa area na to. Still overbought pa rin yan, guys, no? If ever man, eh, pwede mag-rehito ng bearish divergence dito bago mag or bumagsak yung price. So pwede ganun yung setup. Since nakita na natin ito before. So,
pagka nagta-touch yung kanyang stochastic dito sa weekly chart, sa overbought, almost 99.7 yung value dito eh. So sabihin natin 100 almost ano. Yun nga. Nagko-correct siya, guys, no? Pero kung papansinin natin, parang minimal naman kasi. Ayan. Then sa daily, solid din to yung rally niya, right? And yung kinagandahan dito, malayo pa sa overbought. O, diba? So, tingnan natin for this one. Galing sa baba. Remember, guys, oversold plus merong ano dito, crossover. So, may chance to. Ayan, no? And kung papansinin natin, maybe dito yung resistance sa 18.6. Pero sa susunod na natin, yan o. Lalagyan dun ng panibagong resistance. No? Ayan. Then, Converge, MRC. Ayan, silipin natin, MRC. MRC. Yes, of course, panibagong trend na to. For MRC. Okay, tapos we have here higher low. Yung nga lang dito, guys, medyo flat. So tingnan na natin kung ano mangyari dito, no? Kasi yung resistance naman dito kasi somewhere here sa 1.05. And yung closing sa daily 0.93. If ever man na ano to mag-retest dito, still pwede pa ring ma-reject yan. Okay. And sa big picture, so ito pong area na to is, of course, accumulation patient before. Ayan, no? Double-double nga dito, guys, eh. No? And if ever man na maulit-ulit, prepared tayo, no? So, meron tayong clue. Kung ano yung pwedeng maging galawan ng price, ano, for MRC. Sa daily chart, check natin, meron ano dito, 200 day, of course, pwedeng i-retest to. So at least dito, guys, ma-hit yung 1.03 with a confluence horizontal ano natin, resistance ano, for this one, based sa daily chart, plus crossover possible, even though na nasa overbought, pero ito kasing RSI natin hindi pa overbought. So siguro pagka nag-rally, no? Okay, tas mag-retest sa may 200 day. Ayan, mag-overbought na yung ating RSI. Next po natin, SPNEC. Excuse. So for this one, nag-rally din. So almost lahat bullish, ano? Setup na to, okay, parang magko-crossover, which means bullish. Ayan, pero nasa resistance. If ever na mag-breakout, ang next target 1.3, yung closing 1.24. okay, and of course remember, guys, yung kanya structure solid pa rin, ano? Remember yung sa mga previous natin na update for this one, higher lows and higher high, no? So kung titingnan natin sa daily chart for this one, okay, para siyang accumulation phase dito. Okay, medyo sideways, guys. Okay, so pagka nag-breakout, so sa malabang 1.3, tapos baka ano to, ma-reject then push. So pwedeng ganun yung mangyari dito. So unless na lang kung hindi makapanik, since ano nga to, resistance to na mako-consider for SPNEC. Ayan, pero ang ano naman dito kinagandahan,
yung price is nag-stay na sa taas nung 200 day moving average. Yung 200 natin ito, guys. Then yung price since nung nag-breakout nasa taas na ng 200. Ayan, no? Of course, medyo good yung setup na ganun. Next po natin, ASIN. Let's go back sa weekly chart. Still nasa resistance. Ayan, 5.5. Since nung siya ay nalaglag dito sa 5, nag-rally na hanggang dito, no, sa 5.5. So, of course, maganda yan. Still intact pa rin, ano? Intact pa din to, guys. Low, higher, low. Higher, low. High, higher, high. Solid yung setup. So, yun nga lang before, nag-breakout pero hindi na-sustain. So, it means pwede natin itong sabihin na fake breakout, no? And, of course, so, overall, yung kanyang structure, mukhang ano na to, no? Mukhang malapit ng magkaroon ng price discovery. Ayan. So, sa daily chart, chinik natin, overbought. Yes, overbought siya. So, yun nga lang kasi kung hindi siya makakapanik dito sa may taasong resistance, pwede tayong bumalik dito sa 5.2. Ayan, sa may loob ng green box na to at least. Or maybe yung worst case is bumalik dito, no? If ever man, sa may 5. Ayan, no? So, tingnan natin. And of course, last but not the least, ICT. Of course, trending din yan, guys. Bakit naging trending? So, siguro merong ano to, no? News or disclosure or just in case na walang ganon. So it means ano siya, trending because yun nga, nag-breakout, right? It's pretty obvious, guys. Okay, overbought pero still pwede mag-extend dyan kasi medyo nakasaw-saw pa lang dun, no, sa taas. And imagine sa area na to, sobrang solid nung rally niya, no, since 2023. From here, 200 ngayon, 429 na. Closing kanina. And pagka sinilip natin to sa daily chart, boom. And even dito sa daily chart, hindi pa rin overbought. Yun naman yung kinagandahan for ICT, no? So, what's next for this one? Eh di syempre, yung height niya yung target. So, pag sinukat natin yung target na to, since siya ay ranging from here, so at least hanggang dito. Okay, tapos ikana natin dito, guys. Ayan, no? So, at least sa 447 or 448, which means almost na hit na. Ayan, kanina, no? Ayan, no? So, halos na-hit na yung target price since nag-breakout kanina. Ayan, no? Of course, yung support, 418, 419. So, unless na lang kung fake breakout to, guys. Okay, remember yung mga ganito. If ever man, kung fake breakout nga to at hindi mag-hold sa may support. So, it means it's either dito sa 397 area sa may green box or sa may trend line natin. May trend line tayo for ICT. Ayan, oh. 1, 2, 3, 4, and possible somewhere here. 380. Ayan. So, tansya lang, ano. Basta mag-touch lang dun sa may trend line natin. And I think tapos na po tayo, guys, at maraming salamat po sa panonood. See you po sa next video. Bye-bye and God bless.